sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang bawat araw, gabi man, di nawawalay, di nawawaglit siya. Sa bawat segundo, may magagawa siya. Ang bawat nais niya o pagnanasa niya ay walang dilit iba, kundi lahat ng mga anak niya ay magtamasa ng galak para sa kanya. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sa pagpapaaliw sa tao at kaaliwan na pangtao, iba't iba ang naiisip ng taong pang-aliw. Iba't iba ang ginagawa para makapag-aliw. Kaya't mayroong mga komedyante, may kontrabida, may mga mahilig sa musika, artista sa pelikula, artista sa tabing, sa pinilikang tabing na tinatawag ng tao. Ngunit ano nga ba ang tunay na kagalakan at kasiyahan na dulot ng Ama? Kaya nga't maliwanag ang katotohanan, kung minsan hinahanap ng tao ang kanyang kasiyahan at ikasisiya, hindi niya masumpungan. Napakahalaga ng may kapayapaan ang kalooban at kaisipan. Napakahalaga ng bawat araw na kay saya. Nung nagsabog po ng mesa na bulaklak ng sampagita, may natirang isa. At nilagay ko siya sa Biblia. Tingnan niyo po ang naging. Ay, ganda niya, no? Basta inilagay ko lang po yan. Ang sabi ko, Panginoon, huwag mo pong pakakatasin. Ngunit nalimutan ko na siya. Bakit ngayon pagbukas ko, siya ang nakita? At ano po ang dinadatal na pangungusap sa akin? Anak, may tinago ka bang nalimutan mo? Ngunit isang araw di mo hinahanap ay nakita mo? Kung yung mga tinago nyo bilang tao sa hindi nyo sinasadya ay nakikita nyo, ano pa kaya ako mismo na makalimot sa lahat ng dako, sa lahat ng sandali at kahit na kanino? Sapagkat kung papaano may napapakita ako sa inyo na di nyo ako nakikita, marami rin akong magagawa para sa inyo na di nyo makikita. Kaya't kung papaano itong bulaklak na ito, sariwa siya ngunit natigang na, ngunit kay ganda, tumigas siya. Ngunit walang nangalagas na petal sa kanya. Saan siya itinago? Sa Biblia. Maglilay po kayo. Subukan ninyong ang mga bulaklak ninyong nakukuha, ilagay niyo sa isang lalagyan. Pag kinuha niyo, kulukulubot sila. Dili kaya'y lagas-lagas na. O balubaloktot na. Subalit siya, ekstrang-ekstra, parang pinalansya. Buhay po ba ang Diyos? Ano po ang ibig sabihin niya? Anak, sino ang taong hahanapin ang salita ko na hindi ko itutuwid at matutuwid? Sino ang taong kapag hinanap ako ay hindi ko aayusin ang buhay? At sino ang taong pumilalang lubos sa akin na mga lalagas ang lakas, liwanag, pananaw, pandinig, panlasa, bago siya mamatay ay di nakadama ng galak niya? Buhay ba ang Ama? Kaya ang lagi at sa tuwing ay paanyaya ng Ama, maging marapat ang bawat isang anak niya at sa kanya ang tunay na ligaya at ang pagtutuwid ng buhay ay walang dinitiba
sa Ama lamang makukuha. Kaya't mula sa awit, kung ang tao'y di magsisisi, di titigil magkasala, nahahandang lagi ang Diyos na gumamit ng espada. Pati na ang kanyang panay, laging handa sa tuwina. Handang lahat ang pampatay na sandatang iba't iba. May palasong nagliningas na handa rin iyasinta. Buhay ba ang Ama? Kaya naman ang Ama ay paalala ang sa tuwinang gawa niya. Pagpapaalala sa mga anak niya upang sa tuwinay huwag makaligta ni makalimot sila. Sapagkat wala siyang nasa at walang pagnanasa ng bawat isa'y mapalungi at mapahamak, kundi ang lahat ng gusto ng Ama, sila'y mapabuti sa tuwina. Buhay bang Ama? At inyong pagnilayan tulad ng mga bata, wala silang kamuangan, wala silang kamalayan sa bukas nila, di ba ga? At kahit na matanda ka pa, wala ka rin kamuangan, wala ka rin kaalaman sa bukas mo. Ngunit ang kaibahan lamang ng bata, may pag-iisip na at ang nang matanda, ngunit ang bata ay wala pang pag-iisip. Di niya pa kayang pigilin ang sarili niya. Di pa niya kayang turuan ang sarili niya. Di pa niya kayang gawin ang lahat ng gusto niya. Ngunit ang matanda o ang kasibulan sa kabataan na edad 20 pa taas, may isip na ito, di ba ga? Ang gustong gawin niya ay dapat pagnilayan muna. Ang dapat ginagawa, lahat ng gagawin ay pag-isipan muna. Upang sa gayon, huwag itong mapariwara. Ngunit ang bata, hindi niya kayang pag-isipan yan. Ngunit tulara naman ang bata, na ugaling bata ang dapat maghari sa tao na hindi marunong magtampot magdamdam. Bakit po? Kaninang umaawit ang mga bata. Ang sabi ko nga po, bilang tao, bilang apo kunching, bilang kunching, tingnan mo ka ako, kinurot pa ka ako, yung katabi. Kasi nilalakas yung ano, kinurot ni Bea si Brad. Pero tingnan niyo po, di ba sila nasaktan, nagalit, ano? Eh kung matanda yung oras na yon, umaawit sila at kinurot mo, siguradong paglabas maninita na. Sasabihin, bakit mo naman ako kinurot? Eh kasi eka yung ano mo, ala, maglalaban na, magtatalo na, sisihan na. Ngunit sila, nakita niyo po bang nag-usap? Nagtatakbuhan pa. Ano ibig sabihin niyan? Umisan may pinakikita ang Ama na gawa ng bata na dapat pagnilaya ng matanda. Ngunit ang nakikita lang ng matanda sa bata, pagmakulit at nakakatuwa. Subalit yung kanilang gawa ay hindi nila sinusuri. Suriin niyo ang mga batang naglalaro, nag-iyakan mamaya. Pamiyamiya, eh pipigilin ang magulang niya, sasabihin, huwag ka nang lumabas doon, nakikipag-away ka lang. Huwag ka nang lumabas doon, inaaway ka lang. Pilit at pilit pa rin hanapin niya yung kalaro niyang nag-away at nag-away sila. Ngunit ang matanda, ayaw niyang makita yung kanyang kaaway. Sigurado magkakagalit sila. Nagpupuyos ang damdamin, nagngingit-ngit, ayaw niyang makita. Ngunit ang bata, gustong-gusto pa makita yung kanyang kalarong nagkaaway niya. At yan ang nais ng Ama. Matulad sa mga batang ugali na hindi marunong magtampo, magdamdam, magtanim ng galit. Subalit huwag tularan ang walang isip, walang pagninilay, bago tupdin, bago gawin ang anuman. Sapagkat
ang dapat magkaiba ng may edad na pagninilayan ng lahat ng gagawin. Huwag gawa lamang ng gawa na hindi naisip kung anong mangyayari sa bandang huli sa ginawa. Ang bata kahit masaktan ngayon, pag gusto maglaro, maglalaro na naman. Ngunit ang matanda, kapag nasaktan siya, huwag niya nang uulitin yung ginawa niya. Bagay na hindi dapat mangyari na. Buhay bang ama? Kaya't ito ang nangyayari sa tao kapag nangungusap, nangangaral bilang espiritu at ginagamit ay kapwa-tao. Naku eka, pinatamaan ako. Subalit mapipili ba ni Constancia ang kanyang ituturan sa oras na ito? At paano hahabiin ang mga salitang ito kung magninilay kayo? Sa makatwid, takda-takda ang lahat at kung natapat ka ng araw at oras na itakdang mapakinggan mo ito, gumising ka. Baka ito'y paalala at paggising sa'yo upang sa gayon ay makilala mo kung anong tama't tumpak at matwid na gagawin. Buhay bang ama? Sapagkat isang pagpapaalala, isang paggising sa natutulog at nakakalimot. Ngunit marapat na hindi dapat makasakit at makapagngit-ngit ng loob, kundi dapat makagising, makaantig at makapagbagong buhay. Buhay bang ama? At siyaon ang tinutukoy ng ama sa mga anak niya, kaya ibinaba ang anak na isinugo sa lupa. Ang ilahad ang dapat at marapat at ipabatid ang kalooban ng ama. At sa mga tatanggap at kikilala, matututo at magbabago, magagalak at masisiyahan, tatanggapin ang katotohanan at makalalaya sa kamalian. Buhay bang ama? Sapagkat siyaon ang nais ng ama sa bawat ginagawa ng tao, kung nakasakit sa kanilang kalooban ang naganap, dapat wag nang balik-balikan pa. Kung nakapagpahamak naman ang ginawa, dapat wag nang ulit-ulitin pa. Kung nakabubuti naman, dapat balik-balikan at ulit-ulitin sapagkat nakabubuti. At siyaon ang ibig sabihin ng ama na kaya binigyan ng sentido kumon ang tao. Pag-iisip baga, upang kapag pumasok sa kaliwa ay suriin ang kanan. Subalit kay buti at kay palad ng tao sa kaliwat kanan niya ay isa lamang ang pumapasok, yaong kabutihan. Siguradong sigurado naman ang tao at bilang tao hindi maaari wala siyang pag-iisip kung normal siya. Sapagkat abnormal man, kapag pinagbatahan mong turuan, kahit na ang sabihin niya'y dadadadala, kapag pinaulit mo sa kanyang sinabi, sulong sabihin mo nga, eka, dadadada. Sigurado kapag natandaan niya na yon, uulitin niya yung sinabi mong dadadada. Sa makatwid, kahit siya abnormal, natuturuan at nagtatanda, bakit yung normal ay hindi matutong magtanda at mag-aral? Kaya naman ang wika ng ama, kayo na ang gumagawa, anak, ng inyong ikasasama. At kayo na rin ang nagbibigay sa inyong sarili para kayo'y mapahamak. Ngunit ako kailanman ayaw kong ipahamak at mapahamak ang sinuman sapagkat ang nasa't layon ko, kaligtasan ng lahat. Buhay bang ama? Kaya kapag may naganap sa buhay ng tao, dapat ito'y tantuin at pagnilayan. Kapag nagkasakit ka, isipin mo nung magkasakit ka, nahirapan ka. At nang pinagaling ka, dapat huwag mo nang gagawin yung bangabawal at di dapat sa iyo. Kaya lang sadyang marupok, mahina ang tao. Kung minsan tuksong-tuksong, hindi maiwasan kung ano yung bawal siyang gagawin. Kung ano yung ayaw ng ama siyang tinutupad.
at kung ano yung gustong-gusto niya ayaw namang sundin. Kaya naman, sino ang nasasakitan? Sino ang nahihirapan? Kapwa ba? Hindi, mismo ikaw kung ano ang iyong ginagawa. Sapagkat ang ama ay nakatuon lamang sa kanyang mga anak para magbahagi ng tama't tumpak. Ngunit hindi niya ibibigay ang hindi tama at marapat. Kaya't kung lahat ng tao ay nakatuon sa mabuti, ang gagawin nila ay kabutihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Sa anak mo man, gusto mo ba yung ulit-ulit na pangaral? Gusto mo bagang ulit-ulit niyang ginagawa yung iyong pinagbabawal? Gusto mo bang ulit-ulit mong makita yung hindi mo gusto? Gusto mo bang ulit-ulit mong marinig yung ayaw mo? Hindi. Gayon din ang ama. Kaya kung ang tao'y nagninilay at nagbubulay, ang lahat ng ayaw nila, ang lahat ng di nila gusto, ang lahat ng batid nilang ayaw at di gusto, huwag ding gagawin ito upang ang ama na nagbibigay ng mabuti para sa kanila, yaong para sa ikabubuti at makabubuti ang lagi at sa tuwin ay ibigay niya. Buhay ba ang ama? Maliwanag ang katotohanan. Napakabuti ng ama. Napakahiwaga niya. Ngunit ilan kaya ang mabuti at bubuti pa? At ilan din kaya ang masama na bumuti? O ilan din naman ang mabuti na sumama pa sa dati? Mahal na mahal ko kayo. Kayo mismo, sarili nyo. Matutugunan nyo, masasagot ito. Sa sarili nyong pagkatao, kayo ang may batid, kayo ang nakaalam ng mga ginagawa nyo. Hindi ito tinuran ng katauhan, ngunit ang nagluwalay pagkatao. Hindi ito iniulat ng pagkatao, ngunit inihayag at iniuulat ng di nyo nakikita. Kaya't kung ang pagkatao nyo at ang kapwa nyo tao ay ang siyang titingnan at mamasdan nyo sa kabutihan at matutular at mimithing tularan, hindi nga kaya ang bawat isang nagmimiti ng mabuti ay magkaisa rin at sila'y pawang bumuti? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang ama? Nangusap. Ang espiritu bilang katauhan. Isang araw, subalit hindi ito natupad at di na isa tupad na sa katuparan bilang tao. At ngayon ay muli dinaratan. Anak, ang layo na't nasa ko, isang araw makita kong buklurin mo ang mga mag-asa-asawa. Hindi ko po alam kung kailan ko ito mapapatupad at maisasagawa sapagkat marami akong mission ngayong sunod-sunod. Ngunit paanyaya po ito, nawa po ay makadalo. At sinambit po ito. Sapagkat kung minsan ang mag-asawang nagsipag-asawa na hindi malalim ang pangunawa ng bawat isa, ituturo ng Diyos kung paano kung halimbawa mag-asawa kayo. Ang napangasawa ng isa'y na ituro ng magulang kung paano
Ngunit yung isang napangasawa mo'y walang nagturong magulang, paano magkakasundo't magkakaisa sila? Ano ba ang pangunahin para magkasundo't magkaisang bawat isang tao? Di ba yung unawaan, pagkakaunawaan? At higit itong dapat maganap sa mag-asawa para hindi nagaganap yung sigawan. Pakipatay naman ang cellphone sa dakong iyan. Nakakasira ng mga speaker yan. Kapag nagtungo po kayo dito, hindi naman apat na oras. Pakisabi nyo na lang sa mga magte-text sa inyo, wag muna. Kaya, yung mabubuti ang samahan na mag-asawa kapag naturuan ng Espiritu at sumunod sila, lalo pang bubuti. At yung hindi magandang pagsasama kapag nakinig sila, bubuti, lalong gaganda. Yung hindi matibay ang pagsasama kapag sumunod sa Diyos, tatatag-titibay ang pagsasama. Sapagkat na ituturo lahat ng Diyos kung paano ang pamamaraan. Para nang sa gayon, ang asawa ay hindi lang inaasawa, kundi tunay na asawa. Alam niyo po ba yung ganong salita? Hindi yun kababuyang matatawag sapagkat natural yun sa tao na may asawa. Kaya nga ginawang sagrada. Sagrado yun. Sagrado. Hindi yan pwedeng parang laruan. Upang sa gayon, hindi matulad sa laruan na kapag gusto mo, kukunin mo, gagamitin mo. At kung ayaw mo, ipababayaan mo. At yan ang katotohanan kung bakit humirang ng may asawa. Upang mawawaan ang sitwasyon at magkaroon ng isang tunay na pagpapaulat ng tama't marapat. At wala rin pinagkaiba kapag nakipagkasal ka na kay Kristong tinatawag mo't Ama. Dapat, kung papaanong pinag-isa at binuklod na kayo ng Espiritu Santo, hindi na ikaw ang susunod lamang sa sarili mo at hindi lamang isang susundin mo, kundi pahihigit mo na yung tinanggap mong asawa. Sapagkat ang asawa na yaan ay pinakamahalaga sa buhay mo, ang Espiritong ikinasal ka sa Kanya at nakilukob ka na. Kaya hambing sa mag-asawang pinag-isa, nilulukuban, binibigkis, di baga? Ganyan din ang kinakasal sa Espiritu. Nilulukob ng banal na Espiritu ng Ama at binibigkis, pinag-iisa siya sa pamamagitan ng anak niya. Buhay ba ang Ama? Ngayon, paano malalaman ng isang magulang ang gayong pamamaraan na ituturo sa mga anak na ganito at ganyan kung silang mag-asawa mismo ay hindi maganda ang samahan? Kaya napakahirap ang nagiging kalagayan kung minsan ng mga mag-asawang bata pa, lalo't nakatagpo silang mga biyanan na walang pakialam sa kanyang manugang. At ang pakialam niya lang ay anak niya. Kasama ito sa buhay. Kasama ito sa panuntunan ng Ama. Kasama ito sa buhay na kaloob niya. Sapagkat kung walang nag-asawa at pinag-asawa, walang mga anak na dadami ang Ama. Buhay ba ang Ama?
pakinggan ninyo mula kay Juan. Kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba, lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil na trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang nawawala nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang maglilingkod sa akin. At saan man ako naroroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang maglilingkod sa akin." Ano ibig sabihin nun, mga mahal ko? Ang sinumang nais maglingkod at sinumang gustong tumanggap sa katotohanan at kilalanin ang katotohanan na nagpapahalaga sa kanyang kaluluwa, susunod siya sa tinanggap niya. Makikiisa siya sa tinanggap niya. Kung saan siya ay naroroon din siya bilang tumanggap na sa makatwid, saan ka man batid mong nandun ang Ama, sino ka man batid mong kung ikay nasa Kanya na, sumunod ka sa Kanya at hindi Kanya pababayaan kailanman. Sapagkat ang nagmimithi ng kaligtasan ay hindi magpapahalaga sa kanyang sariling buhay. Yaon ay ang katawang lupa. Sapagkat habang pinahahalagahan mo ang sarili mong pagkatao, ayaw mong nasasaktan, ayaw mong pinaparatangan, ayaw mong hinahatulan, ayaw mong pinagtatawanan, mahalagang mahalaga sa iyo ang sarili mo, hindi ka makakaunawa sa kalooban ng Ama. Sapagkat ang sumusunod sa Ama, daranas ng pagkapahiya. Pagkapahiya dahil kung ano-ano ang gagawin sa'yo ng kapwa mong paratang, pagbibintang, paghatol at panghusga. Ngunit nang dahil ikaw'y matibay na tumanggap, hindi ka mapapahiya sa iyong sarili, kundi ang kapwa mo mismo ang mapapahiya sa mga ginagawa nila sa takdang oras at takdang panahon na Ama ang gaganti sa kanila. Sapagkat ikaw, pinahiya ka ng kapwa mo, hinahamak ka ng kapwa mo, ngunit nalulugod naman ang Amang nakikita niya kung anong ginagawa mo para sa kapwa mo at para sa Ama. At siya o ng pawang katotohanan. Marami ang taong nagpapahalaga doon sa ayaw pagtawanan sapagkat kaiba ka, iba na ginagawa mo sapagkat iniba ka nga ng Ama. Ngunit anong nakakahiya sa mabuti ng pagbabago o doon sa nagpapahalaga kang mapahiya sa kapwa mo at pagtawanan ka, subalit ikahihiya ka naman ng Ama mo. At siya o nang hindi batid ng tao. Sapagkat ang layo ng tao ay iangat ang kanyang dangal at sarili. Ngunit ang nais ng Ama siyang iparangal mo at parangalan mo sa kapwa mo at siyang itanghal mo at itaas mo sa kahit kanino. Kaya naman, ikaw na nagtataas sa Kanya, ikaw na nagpaparangal sa Kanya, siya naman ang nagpaparangal sa iyo, siya naman ang nagbibigay lugod sa iyo, siya naman ang maaliw sa iyo, siya naman ang papasigla sa iyo, siya naman ang nagpapalakas sa iyo, siya ang nabubuhay sa iyo. At siya unang pawang katotohanan. Kaya't ang nagpapahalaga sa kanyang sarili siyang nawawalan. Subalit ang pinatay niya ang sarili niya para sa Ama, ang Ama bumubuhay sa kanya. Alala, umbaga, anong ibig kong ituran? Kapag pinatay mo na ang sarili mong damdamin at ang Ama ang nabuhay sa iyo, tuwirang mabubuhay ka.
sapagkat ang mabuting kalooban niya ang ipinalit niya sa iyo. At hindi ang damdamin mong maramdamin masasakitin ang loob at madaling magalit. Kaya't nang tinanggap mo siya at nabuhay na siya sa buhay mo, inalis niyang lahat ang bilang ikaw na tao. Ibinigay niya na sa iyo ang kapuspusan ng kanyang espiritu, kaya naman di ka na kailangang mahiya at di ka na nahihiya sa mabuting ginagawa. At habang ito'y ginagampanan mo't ginagawa mo, lalo kang natutuwa, lalo mong pinagpaparangal ang ama mo, sapagkat ang ama mo'y galak na galak at lugod na lugod sa iyo. At siya o nang nararamdaman ng nag-uumapaw na Kristo na binigay at binahagi ng ama, kaya't nagampanan ang para sa ama. Kaya naman, ikaw na anak niya na kumilala sa anak at nakilala'y ama, gayon din ang gagawin mo. Sapagkat ang nagpaparangal sa ama ay nagpaparangal sa anak, at ang nagpaparangal sa anak ay magpaparangal sa ama, at ang sino mang gumawa nito, nakilalani ng anak, kikilalani ng ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanang katotohanan ang sa akin tinuran, sumayin niyo ang kapayapaan. Ano pa ba ga ang ibig kong ituran? Sa kalayawan ng tao, nagpapahalaga siya sa sarili niya. Ang gusto niyang magkaroon ng kalayawan at kasiya ay sarili lamang. Bagamat nagkakaroon siya ng hindi mabuting pagbibigay sa kapwa niya, na naging gindulot ay sama ng loob sa iba. Ngunit kasiyahan naman niya ay naroroon. Habang ginagawa niya ang kasiyahan at ikagagalak niya, wala siyang pakialam sa kapwa niya. Ngunit ang wika ng ama, kalimutan mo ang sarili mo at ako ang asahan mo. Ako ang kilalanin mo at maging kapwa mo tao ay pahalagan mo. Akong magpapahalaga sa buhay mo. Buhay ba ang ama? At siya o ng pawang katotohanan, hindi ito kayang kamtin at hindi kayang gawin ng sino man. Maliban ang Espiritu, suma sa katauhan ang siyang tutupad. Kaya ang ama, ibinaba ang Espiritu niya upang ibahagi kanino man at ang bawat tumanggap, malulukuban niyang gana. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung ano man ang karagdagang iuulat na matututunan nyo at mabuti nyong kakamtan, naway masunod nyo pa rin at magnasang makinig pa rin. Sapagkat habang nagnanasa kayo, maging sino man ang mangaral at maging totoo sila at kayo, isa pa rin ang tuntunin na amang susundin at isa rin ang inyong kakamtan. Yaon ang kaligtasan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Nekkaramanayahanam. Pinakamahirap magbagong buhay sa tao, yaong ayaw talikdan ang ganang kanya at patuloy na sinusunod ang kalooban at kagustuhan niya. Subalit kay gaang magbago ng tao at madaling makasunod ito kapag ang ama siyang kanyang pinanguna. Nekkaramanayahanam. Subalit kapag ama naman ang tinanggap at pinanguna ng sino man, kailan may walang lumbay sa buong panahon at kailan may walang tatagaktak na pawis at luha sa pasakit na dulot. Sapagkat ang ama, ang kalayaan at kagaanan. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramanayahana. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Purihin ang ama. Dakila at walang kapantay siya. Kung magkagayon at dakila at walang kapantay siya, inyong pagnilayan. Halimbawa kayo'y may anak, nakita niyo ang anak niyo katalino, kagaling. Hahanga kayo, no? At tuwang-tuwa kayo. Ngunit kapag ikay magulang na nasa katotohanan,
At ang anak mo'y matalino, loko-loko naman. Hahanga ka pa ba? Matutuwa ka pa ba? Baliwala ang talino. Kung ang tao'y pinahihigit ang talinong panlupa, kaya maraming buhaya at maraming kurakot sa mundo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat sabi nga ng isang tao, bakit naman ganyan ang itsura mo, Eka? Ano ba naman, Eka, anak, ang napala mo at nagpahaba ka ng buhok? Ano naman ang layon mo? May tinanong namang isa, bakit naman, Eka, ganyan ka? Ang itsura mo, ragged na ragged ka. Kay ganda ng tinugon nila. Kahit naman po ganito ang aming mga suot at ganito po ang aking itsura at hindi kami disente, kung pagmasdan ng tao talagang disenteng disente, eh hindi po ba, Eka, yung mga disente yung maraming ginagawang kalokohan? Namangha ako sa sinagot ng dalawang batang binata. Ano ibig mo sabihin, anak? Eh, hindi po ba, Eka, kaya ng gobyerno natin eh, lumulubog eh, sa mga di-Amerikanang suot po, Eka eh. Oo nga, ano? Mali po ba sila? Kung minsan ang tao pagmamasdan niya yung kapwa niya, oh, Eka, mukha kang sanggano, wala kang kadise-disente. Eh, disente ka nga naman. Kung pagmasdan, eh, daig mo pa yung mga itsurang parang walang kaalaman. Para bagang mga walang kamuang-muang sa kalinisan ng buhay. Kaya hindi doon tumititig ang Ama sa disente at marangal, kundi saan siya tumititig? Sa kalooban. Kung minsan eh, disenteng manamit, disenteng itsura, hindi mo alam, smuggling pala. Kaya nakakatakot na ngayon sumuri sa disente. Mas gusto mo pa nga minsan ngayon yung batang mahaba ang buhok pero magalang. Puro tato pero walang ginawang masama sa kapwa. Subalit kung tutuntunin mo at susundin ang kalooban ng Ama, may sasaayos lahat yan, pananamit, itsura. Sapagkat noong unang panahon, ang mga lalaki mahaba talaga ang buhok. Tama po ba? Mahahaba ang buhok. Ngunit ngayon kapag mahaba ang buhok dahil hindi ka nasanay doon, ang tingin mo sa kanila yung ermitanyo, Eka. Mga ermitanyo. Naku, mga loko-loko, Eka. Eh, ka-extra-extra nga naman ang muka. Ang buhok ay talagang patas na patas. Eh, magbasa ka ng diary at makinig ka ng TV. Manonood ka ng TV. Ano ang mga nakikita mo? Kaya nagtanong ako sa Panginoon. Panginoon, ano po ba ang tama? Anak, ang tama, mabuti ang manaig sa kalooban ng tao. Ano pa po ang dapat? Huwag sa panlabas na kaanyuan tumitig kayo, kundi ang kalooban dapat ay malinis at di marumi. Buhay ba nga, Ma? Eh, paano po ka ako yung mga dihikaw-hikaw, mga diganyan? Pananaw ng kapwa-tao, lalo na'y matanda. Nasabihin, eh, napaano ka naman, Eka, niyan? Kasamahan mo naman, Eka, ang tingnan. Sumagot na naman. May sumagot na naman. Eh, kahit naman po ako may hikaw. At kahit naman po, Eka, ako ganito itsura. Eh, hindi pa naman po ako nagnakaw. Eh, yun naman po, Eka, ang walang hikaw. At wala rin po, Eka, ang kung tingnan mo'y kapogi, kagwapo, kakinis, eh, mananakaw naman po, Eka, eh.
Nanindig na naman ang balahibo ko. O, sulong, tinanong ko na naman, eh, Panginoon, tama po ba yung sinabi niya? Tama, anak. Sapagkat sa katotohanan lamang, Eka, kung minsan hinahatulan ng kapwa niya yung ganun at ganyan-ganyan, subalit oo nga naman ano, paano mo pang masusuri ngayon ang totoong tao? Disente, hindi disente, pagmasdan, masama. May masama, may mabuti. Wala nang makasusuring tao, kaya ang Diyos, Ama na lamang ang kailangan para makasuri ng lahat ng kanyang anak. Buhay bang Ama? Ang Espiritu niya, ang tunay na Espiritu ng Ama, ang siya na lamang makatatanto at makalilirip. Kung minsan, may darating mukhang disente at kasama'y mukhang sanggano, masasabi mo bilang tao, sasabihin mo, kadesente naman niyang tingnan. Ito naman mukhang maton. Pero saan ka pala? Ang mukhang maton siyang mabait. At itong disente, kung kasama ng ugali, palamura, palasigaw, pakambulyaw sa kapwa niya. At hindi lang pala yun. Nuknukan pala nang wala nang alam, kundi sarili lang. Itong isa mahabagin, nakakita ng kapwa, naawa, binigyan ng pera. Eh, itong disente, maraming pera. Naku, Eka, baka magnanakaw yan. Huwag mo, Eka, buksan ng kasakyan. Buhay ba, Ama? Mami na mahal, anong ibig ituran? Pag nilayan ninyo ang galaw ng mundo, suriin ninyo ang mga kapwa ninyo at suriin din ninyo ang sarili ninyo. Ano ba ang totoo? Ano ba ang dapat na gawin? Patuloy na magdalanginan at ipanalangin. Patuloy na magtiwala at manalig kayong mga naghahanap sa Ama. Kayong mga kumikilala sa Ama at baka kayo ay isa sa makahango ng kapwa nyo. At matuwa ang Ama sa inyo. Kaya nga may tagasunod, may lingkod, upang ang tagasunod at lingkod makagawa ng mabuti sa kapwa niya hindi pa nakakakilala at gumugusto sa mabuti. Ngayon, kung tuwir ang tagasunod ka na lamang at wala kang nagagawa, ngayon, kung tuwir ang lingkod kang naturingan na wala kang nagagawa, paano ka tagasunod ng Ama? Paano ka lingkod ng Ama? Hindi ba dapat may magawa ka? Huwag lamang sa kapatid mo, huwag lamang sa asawa mo, huwag lamang sa kabiyak ng puso mong tinatawag pa. Ilan ba sila? Huwag lamang sa kaibigan mong gusto mo, kundi maging kahit kanino. Sapagkat yaon ang nais ng Ama, yaon ang nais niya, ngunit paano? Daing ang daing ang tao, daing at hinaing ang tao, ngunit ang ginagawa'y ayaw magbago, ayaw baguhin. Paano ka ba baguhin ang Ama mo na tinatawag mong Panginoon ko, Diyos ko, kung ikaw ay dumadaing at hinaing ng hinaing, ngunit ang gawa mo'y di binabago? Ang nais ng Ama, magbago ka upang sundin kita at pakinggan ko iyaong nais mo. Ang nais mo, anak, puro na lang ako nagbibigay sa'yo. Ako ba'y kailan mo pagbibigyan? Buhay bang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, nawa naging maliwanag ang inyong pangunawa at nakadama nawa kayo upang makita niyo kung paano Ama sa inyo'y tapat na totoo. Alala, umbaga, ibinigay ang tagasugo at isinugo ng nagsugo. Ngunit ilan kaya ang tatanggap sa nagsugo at tagasugo? Alam niyo baga kung sino ang tagasugo at nagsugo? Ang Ama ang nagsugo
sa tagasugo sa kanyang mga anak. Pumili ng pumili, umanap ng umanap upang maging lingkod din tulad ng guro. Ngunit ilan kaya ang bawat isinugo na ipinili at pinili para maging ganap na lingkod at tagasunod? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Naunawaan niyo po ba ang ibig sabihin ng Diyos? Ikaw na anak niya, na lingkod, patuloy mong hanapin ang kanyang kalooban para lalo mo siyang madama at kilalanin pa. Ikaw na tagasunod, huwag kang manatiling tagasunod lamang, kundi magnasa kang, ikaw rin ay makatupad. Buhay ba nga, Ma? Sapagkat, halimbawa, ika'y katulong, ano? Yaya ka. Ang alam mo lang at gusto'y sweldo, sunod ka lang ng sunod dun sa obligasyon mo. Ngunit di ka naman masaya, ang hinahanap mo lang ay bayad sa'yo. Liligaya ka ba? Ngunit kung ikaw ay yaya, masaya ka sa ginagawa mo at di lamang ang sweldo ang kailangan mo, mag-iisip ka pa ng iba para may magawa ka, di ba ga? Kaya naman ang matuwa sa'yo yung amo mo, inumentuhan ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Gayon lamang kasimple, mga mahal ko. Huwag kayong manahan sa iisang gawa lamang. Subalit sa kabutihan, mag-isa lamang at isahin lamang. Ngunit sa gawang kabutihan na alam ninyo na dapat pang dagdagan ang gagawin nyo, patuloy nyong palaguin ito. Ano baga ang ibig kong sabihin? Sa iisang mabuting Ama, manahan kayo sa Kanya. Subalit sa mga gampanin at gagawing mabuti, huwag kayong sumukot, marami pang kayong mithiing gawin pa. Sa gayon, sa habang buhay kayo na nabubuhay, nararagdagan ang inyong nagagawa, nararagdagan ang inyong pangunawa. Buhay ba ang Ama? Kaya, mapapalad yaong mga anak ng Amang tagasunod sa Kanya na nangatuto at kumilala sa Kanya na patuloy na gumagawa ng marapat at dapat at patuloy na sila rin ang nagagalak. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Purihin po ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Nais ko lamang pong magbahagi ng karampatan. Salamat po sa Ama at nakatindig naman yung dalawa kong anak na babae rito. Pero, nako, magre-reklamo na naman yan. Abang may namasdan ko po sila, sabi ko doon, kasi sexy ka ako ng mga anak. Alam niyo po, ipagsubok din sa akin yan eh. Pero kung di ako sa Panginoon eh, baka siguro mga pinagbababatukan ko mga yan eh. Kasi po ako mahilig sa sexy. Nang panahong hindi ako ganito. Bakit po? Ang tanong ko nga ay ganito eh. Bakit kaya ng mga bata ito, ganyan lang ang katawan ni Joy ko? At yung gusto ko, medyo mataba na talaga ng konti yun. Yun ang pinaka... Pero kahit po tingnan yung retrato niya ng bata, hindi ganon. Ang dami kong vitamins na inubos, iba't iba. So ito yung papapacheck up ko sila sa pediatrician nila, magkakaiba sila ng pediatrician. Ang anak kong si Jobelyn, si Doktora ganito. Ang anak kong si Catherine, si Doktora ganito. Magkakaiba sila ng pediatrician? Bakit po? Sapagkat, nung nasa Baliwag kami na nakatira, eh, naging suki ko po si Doktora ganyan. Oh,
Eh, nung mauwi po kami dito, ang nagsuki naman namin si Doktor ganito. Sa madaling salita eh, sa ating papalitan yung vitamins nila para gusto ko talaga tumaba sila. Eh, ba't di sila tumaba? Ano ka akong pagsubok to sa akin? Kung kailan dapat hindi sila mataba, tsaka sila mataba? Tingnan niyo po ano? Nagtanong ako ng ganito. Pero sabi ko, sinasabi ko lang sa inyo anak na magpa-sexy kayo, pero kung yan ang katawang binigay ng Diyos sa inyo, ang mahalagay kaya mong carry, sabi ko naman. Basta kaya mong i-carry, tingnan mo nga ako si, sino ba yung mataba? Si Ruby, sabi ko pa eh. Kasi po, minsan nagtatampo, sabi, alam mo namang may kapangyarihan ang bibig mo kasi sabi mo, lagi mataba, mataba, ayan, tumaba ako ng tumaba, sabi po ni Joy ko. Eh, nung isang araw ay napansin ko na rin na naman itong aking, dahil mula nung nagbakasyon sa trabaho, aba, sabi ko, bunso, mukhang nakikita ko eh. O, mama, mama, pigilin mo na yung bibig mo. Alam mo naman eh, kang, ano yan eh, tingnan mo si ate, lalo pa ito, sabihin mo, sexy, sexy, sexy. Ay, sinungaling ako niyan, anak, sabi ko. Pag sinabi ko yun. Sabi niya, Diyos ko at ama ko. Bakit? Kaya sabi ko, si Tita Cecil niyo, malakas naman kumain niyo sa inyo, bakit hindi na tumaba? Totoo po yun, nag-champol ako. Ngayon nagnilay po ako. Oo nga naman ano, kung minsan kung ano yung ayaw natin siyang binibigay sa atin. Bakit po? Upang doon makita ng Diyos kung tayo ba'y makapagtitimpi at maiinis. Eh, ito po ang maliwanag na dinadatal. Talaga pong ako'y mahilig sa sexy. Totoo-totoo po. Nung hindi po ako ganito, eh, talagang mapagpasa. Nakakayaman po sabihin. Mahilig talaga ako. Eh, kaya sabi ni kapatid na nila, may asawa ka na eh. Eh, bakit ka ako? Ganyan po, ano? Eh, gusto ko silang nakitang, tingnan mo nga ka ako yun, no? Kasexy. Eh, manaman eh. Oo nga po. Ano ba yung kaganapan na yan? Kung susuriin mo, ano po ang istorya niyan at ano po ang mensahe? Ang daratal na panahon ay hindi ninyo alam kung anong nangyayari at magaganap sa buhay nyo. Sexy ka ngayon, hindi mo alam, tumaba ka. Mayaman ka ngayon, di mo alam, naghirap ka. Mahirap ka ngayon, di mo alam, yumayaman ka. Sapagkat ang plano ng Diyos ay di mo plano. Tama pong may mga kaparaanan para pumayat. Pero hirap na hirap ang mga nagpapapayat. Pero bakit naman po may mga payat, eh sakitin naman. May matabang sakitin. Mayroon naman pong payat na malakas ang katawan at hindi sakitin. Diyan niyo po susuriin pag nilayan niyo. O sasabihin naman, ay, sex, magpa-sexy ka, baka ikaiwanan ka ng asawa ko. Asawa mo, eka. Aba, eh nakakita ko, kagagandang artista, ilan ang asawa. Kaya hindi rin doon eh. Tama po ba? Sabi pa, eh kailangan eka eh, magkaroon eka kayo ng anak para tumibay pundasyon. Aba, karami ka kung may anak, iniwan ang asawa eh. Ano po ibig sabihin niyan? Ang katwiran ng tao ay katwiran ng tao, ang dahilan ng tao ay dahilan lang niya. Ngunit kung totoong kilala mo ang Diyos, wala kang dahilan at katwiran. Buhay ba ang Diyos? Kaya kapag sinasabi mo sa kanila na, bumangon ka kasi maganyan ka, sa totoo lang po eh. Ayoko na sabihin, baka lumaki ulo nila. Bakit? Eh, sino nga ba gustong ganyan, ano? May babae po bang gustong mataba siya? Lahat ng babae gusto sexy, maganda, maputi, makinis, ano? Pero bakit kung ano yung binigay ng Diyos sa iyo, pasalamatan mo at mahalin? Para hindi ka nasasaktan, para hindi ka nagdaramdam. Yaon pala ang dapat, yaong pagtanggap lamang. Yung pagtanggap na napakagalak ng puso mo. Huwag yung tinatanggap mong masama ang loob mo, sapagkat kapag tinanggap mong masama ang loob, ay talagang mahihirapan ka. Ngunit kapag tinanggap mong bukas sa kalooban mo,
Kung ano ka at sino ka, ang wag lang magawa mo'y magpakasama ka. Buhay bang Ama? Ano po ang ibig sabihin? Nang nilikha ng Diyos ang tao'y isa lang ang kaanyuan, tama po ba? Ngunit anong kapangyarihan mayroon siya? Inyong pagnilayan. Iisa lamang si Adan at hinugot sa tadyang. At naging dalawa sila. Sa makatwid sa dalawang ito, dapat kung ano itsura ng dalawa na yan, dalawa lang ang itsura ng lahat ng tao. Bakit pagnilayan ninyo kahit saan dako, iba't iba itsura ng tao? Iyan ang kapangyarihan ng Ama. Ano ibig kong ituran, mga mahal ko? Kung kayo'y mananahan sa kapangyarihan ng Ama, anuman ang araw ninyo, manatiling magtiwala kayo't manampalataya na kung ang itsura ng tao'y napag-iba-iba niya, ganyan din ang buhay mo, maiiba-iba niya. Ang tunay na marapat kamtin mo, yung mabuti at maging maganda, huwag yung mapasama at mapahama ka pa. Buhay bang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama. At sino nga po bang gustong pangit ang anak niya? Meron ba? Subalit din niyo po ba alam, may isinilang na pangit ng lumaki kay ganda? May isinilang na kaitim ng lumaki kay puti? Subalit may isinilang namang maputi nung lumaki mitim? At nang sinilang siyang pangit, maganda, pangit, nung lumaki kaganda ka? At yung pangit ay at yung maganda ay pumangit. Buhay ba ang Ama? Bakit kaya? Pero alam niyo po ba, kahit ano pang naging itsura paglaki, kung naging mabuti siya ng bata at hanggang paglaki niya ay mabuti pa rin, maganda ka sa pananaw ng Ama. Mabuting mabuti ka na dapat kamtin mo at siya unang dapat na huwag nagbabago ang kabutihang nasa sayo na. Ano man ang maging itsura mo, nang ikay lumaki, tumanda na, ang kabutiang nananaan sa iyo'y huwag nang mawawala pa. So, balit ang masamang nasa sa iyo, dapat habang umuusad ang panahon, nababago ka. Buhay bang Ama? Mga minamahal, kung papaano ang panahon ay nababago, mababago rin ang buhay ng tao. At kung papaano ang itsura ng tao ay nababago, mabago rin nawa ang mga pag-uugaling hindi tama. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, sumayin niyo ang kapayapaan. Kaya ayoko pong nagkukwento eh. Napapalibang, napapaiba, no? At yan din po ang buhay ko ngayon. Kaya ayoko ring umaawit. Eh pag umawit ako, naiiba yung awit ko. Eh, hindi ko nga po ba alam. Yaon po anong ibig sabihin. Tanda nang hindi ka na natural na pagkatao kapag nasa espiritu ka. Kaya ang dapat manaig, mas malamang ang espiritu kaysa pagkatao mo. Sapagkat kapag mas malamang ang pagkatao mo, mas malamang ang pagkakasalang araw-araw na gagawa mo. Naunawaan niyo po ba yaon? At yaon ang pawang katotohanan. Kapag ang pinalamang sa'yo ay ang espiritu, malamang na magbago ka habang panahon. Ay puro kabutihan ng magagawa mo. Ngunit kapag nanaigang mas malamang ang pagkatao mo, araw-araw, sigurado, di mo matitimpi ang sarili mo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya mga mahal, magmithi kayong lumaki, tumaas ang antas ng Espiritu sa inyo. Lumawak ang pangunawa ninyo upang sa gayon, huwag patuloy ang manaigay pagkatao. Upang sa gayon, ang Ama'y malugod sa inyo. Upang sa gayon, kayo rin ang makinabang at masahan. Upang sa gayon, kamtin niyo ang buhay na walang hanggan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama sa inyong lahat? Pagharian kayong ganap. Nekkaramanayahana. Buhay po ba ang Diyos? Purihin ang Ama. Kanina pong naroroon ako, sabi ko, ay lagas na lagas. Kumbaga sa bulaklak ay ilan lang ang natira sa petals. Kasi wala dito, wala doon, wala. Sabi ko, katulad ng mga taga-bustos ka, kung may pakasal, wala.
sa may ano ka ako, piyesta, wala. Pero salamat sa Ama. Ano po ang mensahe, bakit binabatid sa inyo? Anak, kung lagas man at kakaunti ang natitira kapag ginusto ko'y mararagdagan ko pa, di po ba totoo siya? Kaya naman, sa hindi namamalayan, naragdagan nga kayo. At sa walang nakakaalam, napuno rin kahit papano. Sino may gawa niyan? Yan ang asahan nyo, ang Diyos na magpupuno sa buhay nyo ng mga kulang nyo. Ang Diyos na magdaragdag ng mga wala sa inyo. At ang Diyos na magbibigay sigla ng buhay nyo. Sapagkat kapag siyang kumilos sa inyo, siguradong sigurado, walang magiging kapin sa laay kayo. At siya unang pawang katotohanan, kung nais mong lumigaya, hanapin mo'y Ama. Kung nais mong sumaya, hanapin mo pa rin siya. At kung nais mong mabuhay, huwag kang iwalay sa Kanya. Sapagkat habang nabubuhay ka rito sa lupa, mamatay ka man, may buhay na walang hanggan ka pa rin. Buhay ba nga ba sa inyong lahat? Pagpalain at pagharian kayo. Nakaunawa po baga kayo sa mga mensahe ng Ama sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa pangalang Jesucristo, naway nakaunawa nga kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkawini ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winni ka niya, manalig ka na. Bawat araw, o Senyor, may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong alam kong may magagawa ang Ama. Pagkawini ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Wala pong kapangyarihan ang bibig na ito. Ang Diyos ang may kapangyarihan. Kaya't bandang huli tinuran, anak, huwag mo nang sasabihin yan. Ang Diyos ang makapangyarihan. Hindi ang ibig ko mamang sabihin eh, kasi po yung sinasabi, oh, alam mo pala yun. Sumulod ka para mapabuti ka. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, kung alam mo man ang mabuti, ayaw mo namang sumunod, anong magandang mabuting magaganap sa buhay mo? Ngunit kapag alam mo ang mabuti, sinusunod mo, sigurado mabuti kakamtan mo.
Iyaon ang pawang totoo, mga mahal ko, sapagkat ang ama ay sa kabutihan at ang ama'y kagandahang loob. Kaya't siya'y puspos ng habag at awa ng dahil sa kanyang pagmamahal. Kaya't ang sa inyo'y nakarinig at may pandinig, pagharian kayo ng galak, mapuspos kayo ng liwanag. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Mga kaps, nawa ay ma-100% naman. Ano po? Mga kaps, para naman di mabigo ang kakaps ninyo. Mga lagad. Eh, ngunit hindi ko po masabi yung mga tagasunod lahat, ano? May pinili yata? Mga tagasunod. Yung pong namumuno na ninyo ang nakakaalam kung sino po ang mga pinili niya. Ano po? Yung namumuno sa mga tagasunod. Kasi po ako ay tagasunod lang din pagkagayon. Hindi ako pwedeng tagasabi na ganito. Ikaw, ako, ikaw, ikaw. Ayoko po kasing ako ang pumipili dahil ayoko may magtampo sa akin. Eh, hindi ko naman po sinabing pabayaan ko nang sa kanila may magtampo, wag lang sa akin. Hindi ko na po sakop yaon. Dahil kung sasakupin ko pa po pati yung pag-i-invite siya ganun, sa ganyan, eh baka po meron akong hindi naman magawa. Dahil kung minsan sabi ko nga kay Arlene, anak, i-check mo yung ating schedule. Sapagkat kung minsan ay may natanguan pala ako na may natanguan na naman ako uli, nakakahiya po. Dahil po, siyempre, tayo ay sa pakikipagkapwa-tao. Kaya nating ginagawa ang mga bagay na ito. Ngunit, kung katotohanan ng kabanalan ang hanapin natin, hindi na natin ito kasama sa gayon eh. Kaya lamang bilang tao po, kailangan natin ang makitungo at makisama sa kapwa-tao. Kailangan natin makikain kumisan, kailangan natin makisaya-saya kumisan. Subalit sa pagpapakain sa atin at pakikikain natin, pakikisaya natin, huwag natin kalilimutan at huwag tayong makalilihis sa kalooban ng Ama. Buhay bang Ama? Upang sa gayon, saan man tayo naroroon at anuman ang ginagawa natin, nakasentro pa rin siya sa ating buhay at kailanman ay hindi tayo, malilis siya ng kanyang tuntunin at kagustuhan. Buhay po ba ang Diyos? At kapag sinunod natin ang kanyang tuntunin at kagustuhan, sino ang masisihan at maliligayahan? Kapwa niyo ba? O mismo kayong gumagawa at tumutupad niyon? Mga mahal, ang paghahari ng Ama'y walang maliw at walang katapusan. Nawa kayong lahat ng kapatirang divine mercy ay mapagharian at mapangunahan upang patuloy mapakita ang gawain ito ay sa katotohanan. Tandaan po ninyo, ang bawat kamalian ng tagasunod at lingkod ang napaparatangan si Divine Mercy. Bakit? Tagasunod ba yan ng Divine Mercy? Tagasunod pa naman eka ng Divine Mercy. Lingkod ba yan eka ng Divine Mercy? Si Divine Mercy. Di bali na po sana. Ay, tagasunod ba yan ni Apo Kuncheng? Eh, di bali na po. Ako naman ang di bali na. Pero si Divine Mercy napapasama po siya sa pangalan gayon eh. Di po ba nakakaya sa Diyos? Di bali na. Ay, tagasunod ba? Ay, tagasunod yan ni Apo Kuncheng. Di mo galit. Ay, okay lang po yun. Tama po ba yun? Ay, lingkod eh, kaya ni Divine Mercy. Eh, huwag na po ganon. Lingkod eh, kaya ni Apo Kuncheng, tama na po yun. Sapagkat si Divine Mercy po walang kasalanan. At kung sa akin din ay paparatang ang kasalanan, ay okay lang po. Subalit kapag sa Diyos, nakakahiya po. Tama po ba? Kaya nawa po, kung may naririnig kayong, ay, tagasunod ba yan ng Divine Mercy? Divine Mercy pa naman eka. Hindi naman nila alam. Sino ba si Divine Mercy? Kaya dahil sa ginawa mo, bilang tagasunod at lingkod, ang Diyos na pinaglilingkuran, ang siyang nasasama sa di tama at nasasambit sa hindi marapat. Naway maunawaan ninyo ang ibig kong ituran, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Bakit po gayon? Sapagkat maliwanag na may narinig po ako.
Naku, Eka, tagasunod pa naman, Eka, yan ng Divine Mercy, Divine Mercy. Ay, Diyos ko, patawarin po. Alam niyo po, sino ba si Divine Mercy? Hindi ba ang Panginoon? Kaya wag dapat ganun ang pananambit ng tao, na po? Hindi dapat gayon ang sinasabi ng tao, ngunit patawarin sila at unawain dahil hindi nila alam kung sino si Divine Mercy. Subalit kayong nakakakilala kung sino Divine Mercy at sino ang Divine Mercy, nawa naman mapakita niyong tagasunod nga kayo ng Divine Mercy, ng Panginoong Hesukristo, ng Amang Totoo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, wala man tayo na tinatawag na rank. Wala tayong mga ID at wala tayong mga time card. Wala tayong time record. Wala tayong mga pangalan kung sino ang nagre-report, kung sino dumadalo, na hindi naman po kailangan yan dahil tayo hindi kulto. Kundi tayo sa Diyos na tagasunod niya. Eh, sapat na po yun ang magpakatotoo na lang tayo. Kung binibilang mo at ginugusto mong tagasunod ka at kapatiran ka ng Divine Mercy, naway maramdaman mo ang sinusundan mo. Buhay ba, Ama? Ngunit kung ayaw mo naman siya nasundan, eh sinusundan mo, gusto mong sundan. Sige po, mayroon pa po bang ibang Divine Mercy maliban ng Panginoong Hesukristo? At mayroon pa po bang ibang Hesukristo maliban ng Panginoong Hesukristo? Wala na po. Kaya, mithiin na lamang ng bawat isa sa inyo ay makatalim at makasunod sa kalooban ng Ama, na sunod nyo na ang kalooban ng Kristo. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, sapagkat ito ang pawang katotohanan kapag nakatalimak at nakasunod sa kalooban ng Ama, nasunod mo na ang kalooban ng Anak. Tama po ba? At kapag nasunod mo ang kalooban ng Anak, masusunod mo na ang kalooban ng Ama. Sapagkat ang isang Espiritu na mula sa dalawang ito ay pinag-isa bilang tatlong persona. Diyos, Espiritu. Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigim ng pangunawa ang bawat isa. Maramdaman ninyo sa puso nyo kung sino sinusundan at pinaglilingkuran nyo, kung sino ang tinatawagan nyo at sinasamba ninyo, na siyang magbibigay ng tuwirang ligaya at galak ng buhay nyo at tunay na magpapala sa lahat ng sandali sa buhay nyo. Tunay na mangangalaga at papatnubayabang nabubuhay kayo at magdudulot din ng buhay na walang hanggan sa inyo. Yawi walang dilitiba. Ang Kristo ang daan ng katotohanan at ang patnubay ng Espiritu Santo sa galak at paghahari ng Ama sa kanyang kapangyarihan. Lahat kayo'y pagpalain. Patnubayan kayong walang mali. Tayo na po, mga mahal.